Today's episode, magluluto naman ako ng food for dinner. Cooking naman ngayon, lagi na lang nasa galaan. So, ang ipiprepare ko ngayon ay mild, sweet, spicy and sour peas. So, ito yung ating peas ba? Ito yung peas, pampano. Kaibigan siya ng kamag-anak siya ng talatitok. Pero pampano ang tawag niya nito. Pampano, di ko alam kung anong tawag sa lugar niyo itong isda na to. I-comment niyo na lang sa baba kung anong sa comment box kung ano yung pangalan sa inyo. Siguro pampano, siguro pampayes ito. Ah, hindi siguro. Basta pampano. And then yung aking ingredients, ito tomato onion kasi ang haba kasi ang dadami yan. So and then ito garlic powder and then black pepper and then ground turmeric. And then yung gagawin ko siya para umalat ay peace sauce. Ito. Patis. Okay na siguro to. Tapos yung para tumamis siya ito. Ilalagay ko siya sa halip na asukal, honey. Wala po siyang name. So nakalagay no name. So honey siya. Ilalagay ko siya sa huli. So let's start. Let's fry. Need ko lamang na maka-high fire yung apoy kasi para medyo malutong yung side niya. Ingat lang kasi matalamsik. Ayan na. 1 and 2 and 3. Ayan. Tapan ko na lang ito para hindi siya manghabol. And then, it's out. Guys, pwede na siyang hanguin. Nabaliktad ko na siya. Golden yellow na. Okay na hindi pa gaanong luto para kasi pakukulang ko pa siya pag naigis ako na yung mga ingredients. So, hahanguin ko. Yan yung aking next step. Ito na yung inalis ko muna siya. So, igigis ako muna itong maraming sibuyas. Mas marami daw, mas masaya. So, pag medyo golden brown na din yung sibuyas, pag medyo brown na, so ilalagay ko na yung maraming kamatis. Inalis ko yung buto ng kamatis kasi umaasin kasi siya pagka hindi inalis yung buto. So, inalis ko na lang siya. Saka mas maganda yung kuwan kasi sabi nila baka daw magkasakit sa bato yung buto, pero hindi naman siguro po yun. So yan, antayin nung natin siya na maging medyo maging brown ng konti, maging mag-isado ng konti yung sibuyas. Ilalagay ko na yung kamatis. So, guys, sinugod ko na yung kamatis kasi medyo okay na yung sibuyas. So, itong kamatis, mamaya ininis ko na silang dalawa pareho pagkatapos nung pag-video na bibisado na yung kamatis. Maraming kamatis. So, wait ulit tayo. A few seconds. Loko na sila yung kamatis sa sibuyas. So, susunod ko na yung garlic powder. So, ito yung garlic powder. Ibubut ko lang sa dito sa ibabaw. Siguro kung siya mga 2 tablespoons siya yung maliit na kutsarita. Mix ko lang siya. Yeah.
comments lang po kayo kung anong style ang pagluluto nyo, kasi ito nga style ko kasi luto. Hindi naman sa Pacham, so kasi my own style lang ng sweet and spicy and sour peas. So ilalagay ko na rin yung black pepper para maging para sa medyo umanghang siya. Kwan lang siya, mga siguro mga half tablespoon, yung maliit, kusarita. Yun ang pangpaanghang niya. So medyo hinahan ko na ng konti yung apoy. Yan. So yan, minimedium ko na lang pala ang apoy. Yan. So ilalagay ko na yung ito, yung fish sauce, patis. Yan ang magiging pampaalat niya. Yan. Kasi hindi ko sila lalagyan ng asin. So yan, para kung siya man ay medyo maalat, so siya yung honey, siya yung parang maglalatan sila para maging matali yung alat niya. Hindi naman siguro maalat pa, kasi madami yung sibuyas sa kakamatis ko. And then ito na, sulot ko na tong ground turmeric, pampadilaw. Yan, masustansya po yan. Yan. So, para dumilaw siya. Yan, pahira po siya. Halos madudurog na yung mga ingredients. So, pag inilagay yung isda mamaya, yung pritong isda. Tapos lagyan ko siya ng kaunting na tubig para magkaroon siya ng kaunting sabaw. Yung tatlong isda, yung pampanupis. So yan, at nilagyan ko na rin siya ng kaunting sabaw. And then ito na yung honey. Lalagay ko lang siya sa ibabaw kasi pagkatatakpan ko siya pagkatapos. So yan, yun na po yung honey. Hindi siya kadaniyan, kaunti lang siyang para lang siya magkaroon ng kaunting tamis. So yan, mag-wait po tayo ng ilang minuto para papang ko siya hindi halos makita yung iba pang isda kasi ang dami ng aking ingredients na kasama. So tinikman ko kanina, sabi ko parang may kulang, tapos tinikman ko uli, sabi ko sakto naman ang ulam, nakakagutom nga. Tapos naisip ko may kulang nga talaga, eto sasangag ko pa siya, ipa-fried ko pa. Okay, kung nagustuhan nyo yung aking cooking episode today, hit nyo lang yung likes, and kung hindi pa kayo nag-subscribe sa akin channel, subscribe na, and then click the notification bell para updated kayo sa next kong lulutuin. And thank you for watching, guys. God bless, peace out.